Harleen, ano naman ang posisyon ng liderato ng Senado sa pagpasa sa RBH 6? June, iginiit nga ni Senate President Juan Miguel Mixubiri na hindi sila magpapapressure sa anumang deadline sa pagpasayan nitong Resolution of Both Houses No. 6 o yung RBH No. 6. June, sa simula pa lang ng pagdinig, nilinaw na ni Senate President Juan Miguel Mixubiri na hindi magpapadala sa anumang deadline sa pagtalakay sa Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Kasunod yan ng panawagan ng ilang House leaders na ipasa na ang RBH 6 sa Marso. Anya, hindi nila mamadaliin ang pagpasa ng panukala at dadaan ito sa masusing pag-aaral. We will not be falling into a trap on any deadline, because to discuss such an important matter needs time, it needs study, it cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Let us not listen to the noise, let us be above the fray. Ipinaubayan na rin ito kay Senator Sonny Yanggara ang magiging takbo ng pagdinig. Although maganda yung constitutional reform, hindi ito sapat. Huwag natin isipin na ito ay isang milagro na pag pinasa natin ay darating bigla at kakatok sa ating mga pintuan ang mga mamumuhunan at mga negosyante. Dahil maraming factors po yan. Yung ease of doing business, yung rule of law, yung kasiguruhan na rerespetuhin yung mga kontrata, yung red tape ay papawasan. Ngunit sa Senator Aimee Marcos, sinabing batay umano sa mga nakausap niyang foreign investor, wala umano ni isa sa mga ito ang nagsabing kailangang amyendahan ng saligang batas. Each time they stated that there was a need for lower rates of electricity, infinitely better infrastructure, less red tape, and a predictable and reliable regulatory framework. At no point did they say that the Constitution needed to be changed. Sa Senators Rizzo Honteveros at Joel Villanueva, tiniyak sa pagsisimula ng diskusyon ng RBH 6 sa Senado na patuloy pa rin nilang babantayan ang mga kilos sa Kamara kaugnay ng People's Initiative. Sa pagdinig June, nagpahayag ng pagtutol sa economic chacha ang ilan sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution para kay dating Chief Justice Hilario Davide, walang balido at seryosong dahilan para rebisahin ang saligang batas. Bagkus ang solusyon, buong implementasyon ng mga prinsipyo at polisiya ng konstitusyon. Hanggang ngayon umano, hindi pa lubos na ipinatutupad ng gobyerno at ng kongreso ang mga mandato sa saligang batas, gaya sa social justice, pag-develop sa ekonomiya at pagbuwag sa political dynasty. Lubha rin anyang delikado kapag nagkaroon ng foreign control sa ilang mahalagang sektor, gaya sa edukasyon. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment. It will be a chacha dance to the grave or to hell. It will be claiming our people to foreign domination or control. God forbid that we now amend our constitution. Punto naman ni Attorney Christian Monsod, ang dapat pagtuunan ng pansin ang mas malalaking problema ng bansa gaya ng korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno at krisis sa edukasyon. Niwala rin anya sa Philippine Development Plan ng administrasyon ang economic chacha para sa pagtupad nito ng mga programa. And that in none of the 73 billion of investment pledges accrued by the government in its travels abroad, there is no condition for China change. It is our hope that the Senate will stand firm against charter change beyond the proposed amendments on the economic provisions of public utilities, advertising, and education.
Bukod dito, nanawagan din si Monsod sa Senado na magpasa na ng anti-political dynasty law at amyendahan ng party-list system na matagal na umanong inaabuso ng mga politiko. Pero si dating Associate Justice Adolfo Azcuna, pabor na maalis ang ilang restrictive o mahigpit na economic provisions ng saligang batas. Dapat kasi anya na sa ordinaryong batas na kalagay ang mga polisiya sa ekonomiya at hindi sa konstitusyon. Pero kung gagawin ito, magkahiwalay dapat anya na buboto ang Senado at Kamara. I'm for restriction, but it should be flexible. It should be in legislative form, not in a very hard to change constitutional provision. Si dating Associate Justice Vicente Mendoza naman, binigyan diin na hindi maaaring baguhin ang konstitusyon ng isang ordinaryong batas lamang gaya ng naturang resolusyon. Paliwanag naman ng grupong Ibon Foundation, kung tutuusin, isa ang Pilipinas sa least restrictive o yung hindi gaanong kahigpit na ekonomiya sa Southeast Asia. Kaya naniniwala itong hindi kailangan ng cha-cha. The argument that, oh, we're getting so much less than our neighbors is actually also irrelevant. Since the 87 Constitution, foreign investment has poured in. We have much more foreign investment but much less development because the problem is not lack of foreign investment. The problem is a lack of vision for industrial development. Samantala, June, naghain naman ang panibagong resolusyon sa Senator Robin Padilla na layong maging malinaw sa konstitusyon na magkihiwalay na boboto ang Senado at Kamara sa pag-amyenda sa saligang batas. June, sa ngayon nagpapatuloy na yung sesyon sa Senado at natapos na rin itong hapon yung unang pagdinig nga nitong subcommittee, nitong Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes patungkol dito sa RBH 6. At ating aantabayan ng June kung kailan yung susunod na pagdinig kaugnay dito sa RBH 6 at yung magiging resolusyon din ng Committee on Rules kung saan ipinaubaya ni Senate President Zubiri yung magiging pagtrato dito sa RBH 6 kung as committee o isa na bang Constitutional Assembly o as yung ginagawang pagtrato dito sa resolusyon dito sa Senado. At yun muna ang update, balik sa June. Harleen, may nasabi kanina si retired Associate Justice Azcuna na doon sa RBH 6 na ito, parang may gusto siyang baguhin na dalawang punto. Yung dalawang, yung isa yung be it amended na pwede, dapat daw be it resolved kasi parang umaakto dapat ang mga senador hindi bilang mambabatas kundi parang isang constituent assembly, parang ganoon na Harleen. Nakita mo ba kanina 'yon? Mhm. June, just sinasabi ni retired Justice Azcuna, yung be it resolved, no? Isa nga yan dun sa mga yung sinasuggest niya. Dahil parang ayaw niya nung be it, hindi natin sigurado, June, kung be it resolved o be it amended. Dahil gusto niya doon mismo sa kung paano yung pagtayo o yung pagganap ng mga senador sa kanilang tungkulin, yung magre-reflect dito sa RBH 6. Actually, June, may mga ilan pang mga suggestion, ano, sina retired Azcuna and maging sina dating Chief Justice Davide. At ilan yon, June, ay sinasabi sa susunod na pagdinig ay kanila pang mas tatalakayin, ano, in broader na pagtalakay dito sa mga amendments sa kanilang nais i-introduce sa RBH 6, June. Kasi meron bang tugon doon yung ating mga senador doon sa suggestion ni retired Associate Justice Azcuna? Kasi parang, kumbaga, kung ikaw ay magsisimula ng isang bagay pa lamang, dapat sa umpisa pa lang ay tama na kaagad. Kasi pag sinimulan mo ng mali, lalabas hanggang sa dulo niyan ay mali na. June, kanina nung mismong na-raise yan ni retired Justice Azcuna, hindi na nakapag-respond yung mga senador dahil yung naging palatuntunan kanina sa or maging yung context or yung pinaka outline nung hearing kanina ay tatapusin muna yung lahat ng mga opening speech at yung position papers ng mga constitutionalists na inimbitahan at hindi nakapag-direct na reply yung mga senador. Maging dun pa sa mga ilang sinuggest gaya ni na Attorney Christian Monsod na pagpasa nitong matagal lang long overdue na anti-dynasty law. And ating antabayan ng June, yan ang ating hingiin sa mga senador kung ano yung magiging feedback nila dito sa mga suggestions ng mga eksperto kung ito ba'y kanilang i-adopt dito sa RBH 6 o mananatili in its current form itong resolusyon sa Senado, June. Harleen, hindi ko alam kung lumagpas ba sa pagdinig ko kanina sa report mo. Meron bang
mga sektor ng ekonomiya na nakapagsalita kanina na kumbaga gusto talaga nila na magkaroon ng amyenda sa economic provisions diyan sa saligang batas. Oh, Junior, yung mga ilang individuals kanina na nakapagsalita na pabor sila na i-amend itong constitution dahil nga sa sinasabi nila di umano'y restrictive na mga provisions dito sa 1987 constitution. Pero kanina may isang binanggit ano, si Attorney Christian Monsod na base sa mga naging posisyon ng Foreign Chambers of Commerce ay kapag binago itong ilang provisions sa saligang batas in terms of economy ay posible maging mataas yung hindi na maging afford ng isang Pilipino yung dito sa lupa sa Pilipinas dahil nga mas magkakaroon ng competition with the foreign investors. So may mga ganun, June, na may mga ganun issues na natalakay kanina at ang ating tabayanan kung sa susunod na pagdinig ay mas marami pang sektor ang iibitahan ng komite dahil kanina, June, more on mga constitutional law experts yung napakinggan natin na nagsalita patungkol dito sa issue, June. Kasi kanina kung napakinggan natin yung pagdinig sa Senado, lumalabas yung timbang ng mga legal luminaries natin, yung mismong nag-ugit ng saligang batas, at talagang mas gusto nila na i-implement yung dapat i-implement ng mga pulisiya ng gobyerno na hindi na kailangan talagang amyendahan ang kasalukuyang konstitusyon ng bansa. Yung pagpapatupad lamang ng ease of doing business, kumbaga mahalagang punto na yun para lumagong ekonomiya. Tama ba yun, Harleen? Ganun ba yun? Mm-hmm. Kanina nga, June, para lang dagdag doon sa nabanggit mo, tama yon. At nabanggit din ni Attorney Christian Monsod kanina, batay sa mga naging interviews with Japanese investors, hindi naman daw talaga yung constitution yung nakikitang problema, gaya nung nasabi ni Senator Aimee Marcos, na wala naman doon sa mga foreign investors na nagsasabi na kailangan yung palitan o i-revise yung inyong constitution para mas maging attractive sa mga foreign investors ng Pilipinas. Ang kailangan talaga, solusyonan yung mga basic issues sa Pilipinas, gaya nung mataas na presyo ng kuryente, maging yung issue sa korupsyon sa loob at labas ng gobyerno dito sa Republic of the Philippines sa kanilang sinasabi nga ng mga foreign investors. Kahit dun sa Ibon Foundation, June, may sinasabi si Executive Director Sonny Africa na kung pagbabatayan dun sa mga karatig bansa natin ay hindi na nangungulelat yung Pilipinas pagdating sa foreign direct investments. Kaya dito sila nagtututol, June, na kailangan i-revise o i-amend yung constitution dahil nakikita nila yung mga basic na problema ang dapat solusyonan at hindi na dapat galawin itong 1987 constitution, June. Alright, maraming salamat, Harleen Delgado, nag-uulat ng live mula sa Senado.